Okay, lastly, yung cylinder number 4. So, check natin. Okay, sir. Cylinder number 4, start! 130. Greetings. Welcome to my channel. And today, tayo po ngayon ay magko-compression test. So, ang objective po ng ating compression test is para malaman po natin kung ano po yung health ng ating engine. So, isa po kaya natin kailangan ma-check ang ating compression ng makina. Pag mababa na po yung compression is usually nangyayari humihina na yung hatak niya. And lumalakas na sa gasolina. Yan ang isa sa mga cause kung bakit po lumalakas na sa gasolina yung ating mga sasakyan, yung mga carbureted type na engines. So ito po yung ating compression test. Ito yung kanyang gauge, yung kanyang release valve, ito po yung hose. Sunset po yung mga patas. So ang ating po compression test po, yan po isang sana po dapat po lahat po ng mga mekaniko may compression test para hindi natin mabigyan ng false hope ang ating mga customer. Kasi minsan pipilitin pa natin na gawin ng remedyo pero baksak na pala yung compression, so mas dumalaki pa yung gastos ng mga customer. So yan po ang ating gagawin ngayon, ating i-perform ang compression test. So first step po natin, tatanggalin natin yung mga spark plugs and then tatanggalin natin yung air cleaner. Kung magagawa nyo po, tanggalin nyo na rin po yung linya ng fuel pump. So, kasi kailangan po kasi natin mag-crank ng engine para hindi na siya ma-flooded po yung ating intake manifold ng gasolina. Pwede po natin gawin yun. And, tanggalin po natin yung connection ng sa ignition coil. So, ginawa ko, tinanggal ko na po yung distributor cap tsaka high tension wires para po pag nag-start tayo hindi po mag-spark. So tanggalin natin yung air cleaner. So next procedure is lalagyan na natin tong hose doon sa each cylinder. So start muna tayo sa cylinder number 1. Pit kamay lang mga kapatid. And then lagyan natin tong gauge. So, ipapakrank na natin sa kuha tayo ng assistance, pwede si customer. Pakakrank natin yung makina, pero bago niya i-crank, kailangan naka wide open throttle siya. Aapakan niyo yung gas pedal, hindi niya bobombahin, naka-steady lang na ganyan. Saka ika-crank siguro mga 5 to 10 times. After that, ayun, pwede nang tignan natin kung ano yung makikita na natin kung ano yung compression ng each cylinder. Okay, cylinder number 1. Start. Okay, tuloy. Up.
under number... Okay. Yung mga kapatad, 125 PSI plus 5, 130. Ano niya? So, gagawin natin, cylinder number 2. Lilipat lang natin ang ano. Hose. Bigyan natin ng konting grasa. Bigyan natin ng konting grasa para hindi makasira ng thread. Kamay lang. Lagay natin yung gauge. Lagay natin yung gauge. So, release lang. Nasa 130 pa siya. Ayan. Kailangan naka-zero. Bawi kabit. Okay. Pag natin. Okay, sir. Cylinder number 2. Start. 1, 2, 3, 7. Sige pa, dire-diretso. Off. Okay, cylinder number 4. Okay, start. Kung bago ka lang sa aking channel, welcome. Please consider subscribing to my channel for more Kuya Makel videos. So mga kapatid, sa 2E engine, ang limit po ng compression pressure is 142 PSI. Tsaka ang max naman niya is 184 PSI. So base po sa ating normal values, mababa na po yung compression ng ating 2E engine na kinompression test. So mababa na po talaga 1 sa 1, 3, and 4. So talagang masasabi ko po sa ating customer na subject na po siya for hindi pa ring job, pero mas maganda po talaga ay pa-rebuild niya na po yung kanyang makina. And sad to say, yung kanya sa according sa description ng may-ari ng sasakyan is bagong paringjab lang daw po yung makina. So ang tanong, bakit po mabababa po yung naging resulta ng ating compression test? So yun natin masabi, baka hindi maganda yung pagkakaringjab po ng kanyang makina. Kaya maganda rin po yung ating compression test para malaman po natin kung maganda yung pagkakagawa po ng ring job. Pero kung ito po ay ni-rebuild, so hindi natin makikita yung mga ganyang figure. So mas maganda pa rin talaga yung as much as possible pa-rebuild na po yung makina. So bukod po sa dry, meron po tayong pwedeng gawin, yung wet naman. Lalagyan po natin ng oil yung loob po ng each cylinder, mga isang teaspoon o siguro mga 5 ml pa. Kung meron kayong syringe, lagyan nyo po ng oil yung ano, yung cylinder, tapos po i-compression test nyo ulit.
So pagka let's say for example naging itong cylinder number 1 from 130 nilagyan niyo ng oil naging 135. Let's say 135. So tumaas po yung compression. So ibig sabihin po niyan worn out na po yung piston rings. Maaring worn out na po yung piston rings, yung mga liner. Yung piston, worn out na po siya. Kapag tumaas po yung compression. At pagka ano naman po, pag nilagyan nyo na ng oil, let's say from 130 naging 130 pa rin, baka naman po may problema yung valves. Baka hindi naman po lapat yung mga valves. Kaya ganun pa rin po yung result. Pero yan po, wala na po sa limit yung kanyang compression. So masasabi po natin subject po siya for rebuild o paring job. Gaya po ng nabanggit ko kanina, kung nakatulong po yung oil sa ating wet compression test, naglagay tayo ng oil from 130 naging 135, ibig sabihin nun worn na po yung piston ring. Kasi nga po yung oil, kumbaga siya yung natakpan niya yung mga gap o yung mga clearances sa liner o kaya po doon sa piston ring, kaya po tumaas yung compression. So indication po yung talaga na worn out na po yung mga pistons. Ngayon naman po kung naging 130 bago 130 pa din ang wet compression test natin, maaaring may problema na po doon sa valve. Baka po nagkaroon siya ng sticky valve. Kaya ganun po yung resulta. So base po sa data na nag-gather po natin, so i-check po natin yung difference in between two cylinders. So ang limit po ay 14 PSI. So check po natin yun. Yung 3 and 4, so 5. Dito naman po 143, 135, so 8. Pero dito po sa dalawa 130, 1 and 2, 130, 143, almost 13. So almost umabot po sa 14 PSI itong 1 and 2. Pag yan po umabot po ng mga 20 o 30 PSI difference, maring meron na po tayong baka magkaroon po siya ng broken piston rings. Yung pong kalimitang nagiging problema pag ganun kalalaki po yung difference nila. Pag bibili po kayo ng second hand car, maganda po talaga mayroon po yung dalang compression tester. So malaking maganda po kasi yung bibili natin sa sasakyan, ma-check na rin natin yung compression niya. Pag hindi may dala kayong compression tester, ayaw ipa-compression test ng seller, huwag nyo nang bilhin yung sasakyan. Kagaya po na i-share ko lang po yung experience ko nung bumili kami ng sasakyan. Toyota Corolla, ang ganda po niya. In and out, interior, mayroon sound system, body paint, ang ganda niya. So worth 95,000, siguro mayroon naman po kaming right para i-compression test siya. So pumayag naman po yung seller, yung may-ari. So kinompression test namin yung sasakyan, yung Toyota Corolla. And ang na-test namin, ang resulta 110 lang po yung compression niya. So nalaman nang dahil dito sa ating compression tester, nalaman po namin na hindi magandang buy yung sasakyan na yun. Kung gusto nyo pong magpa-compression test, punta lang po kayo sa aking shop. Libre po ang ating compression test. At in case po meron pong mag-advise po sa inyo, ay may problema na yung makina mo, kailangan nang ipa-general overhaul, kailangan na yung ipa-top overhaul,
So kailangan po muna natin ng basis bago po natin gawin yung mga ganong pa-general overhaul o pa-top overhaul. So kailangan may basis tayo, ipa-compression test nyo po muna. Ito po ang inyong Kuya Makel saying maraming salamat po, maraming salamat sa Diyos.